kabibis, welcome back to my another vlog. So today is my appointment ako sa dentist. So nagpa-appoint ako last week for dental cleaning. And alam niyo ba, grabe, sobrang gold yung presyo dito ng palinis ng ngipin. Palinis lang ngipin lang yun ha. What more yung ibang service na i-avail mo sa clinic. Grabe, pero no choice kasi ako mga kabibis. As in, kailangan ko na talaga. Alam mo yung fino-force ka ng hindi naman ang sarili mo, fino-force ka na ng mga circumstances na magpalinis na ng ngipin. Alam mo yun, diba? Yung iba dyan, I'm sure nakaka-relief. So, syempre, i-record ko to kasi gusto ko i-share ko din sa inyo kung ano ba yung experience ko sa my first ever dental cleaning here in UK. Yun lang! Enjoy! Ganda ng panahon ngayon. Pero tignan mo naman yung puno. Grabe ang lamig. Winter is real. Hi guys! Ayan, so I'm here na. Ayan! NHS Dental. Ayan! So ayan. May instruction pala sila dito. Ayan. Please do not bang or knock hard on the door. We are aware of your arrival. This is our patient with surgery and their allocated not earlier than that. So, saktong-sakto talaga. So, nandito na ako. 7 minutes earlier. Kala ko kasi malilit ako, pero okay lang. I'm going to wait here. Ayan. So, guys. We have this questionnaire. Just, you know, to fill up the medical history. So, wala naman ako problem. So, almost naman lang lahat dyan. Hi guys, so done na yung cleaning. I'm planning to go in Lidl right now to have my groceries. So tawid-tawid ako, naka-red light pa pala guys. Grabe, ganun lang. Mabilis lang yung cleaning. Wala naman kasing ano. Dapat pala, whitening na din, no? Anyway, ang mahal talaga niya, guys. Grabe, binayaran ko for 88 pounds. Imagine. Grabe, naka-pricey. Sobra, magkano lang to sa... Magkano lang yung cleaning sa Pinterest? Well, anyway, sabi nga nila, wag daw mag-prepare. Kasi iba naman yung price. Diba dito? Iba kasi dito, iba din kasi dyan. So, yun lang. Pero, satisfied naman ako sa service nila. Okay naman so far. So, yan. Mag-groceries ako before umuwi kasi duty ako tomorrow. Yun lang. So I'm here in One Town Below, looking for something. Oh, I saw a
aloe vera because I need for my plant. The aloe vera plant. But the problem is there's no soil. Oh, things here are cute. Yeah. Oh, it's already Valentine's. Here. Let's find something. This is a plastic one. Kangawit naman sa kamay maghawa. Dapat may taga-video sa akin eh. Kanya-kanyang ano, diskarte. Sorry guys, ang likot ng camera. I want a glass. This is a glass. Yeah, this one, it's a glass. Wall panels, but I'm not sure if it's applicable on my rooms. It's just one pound, guys. Maganda. I think I'm finished in this area. I need to go home now. I'm hungry. I need to pay now, guys. Guys, I'm home na. So, tapos na yung dental appointment ko. Tapos na groceries na din ako kasi duty nga ako tomorrow. Long day shift. So, ang masasabi ko sa service nila is, okay siya. I mean, nagawa yung intended na gagawin, diba? Yung dental cleaning. As in, yun naman, ginawa talaga. Pero before kasi ang ginawa, syempre, chinek muna yung ngipin ko. So, sabi ng doctor is, may concern ba daw ako? I mean, tinanong ko ng doctor, may concern ba daw? So, ganyan, may nararamdaman ko kaiba. If there's pain, something ganyan. Tapos, I told him na I think I have an impacted wisdom tooth, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, sige, check daw. Tapos tinignan niya, tapos sabi niya, generally daw, yung teeth ko is okay naman yung status, current status. Tapos nagtanong din siya kung dental floss ba daw ako. Sabi ko sa kanya, yes, everyday. Sabi niya, which is good daw, continue ko lang daw yun. So, helpful talaga, guys, mag-dental floss for your, alam mo yun, nagpo-protect din kasi yun. Kasi, pag kumakain kasi tayo, ba, kumakain, no? Tapos, pag nag-toothbrush kasi tayo, hindi kasi yun nalilinis, nakukuha yung mga nasa sulok-sulok ng gilid ng pen. So, maganda talaga mag-dental floss. Try nyo, guys, mag-dental floss kayo. Tapos, bawat pagitan ng ngipin, talagang may matitirang mga tinga-tinga, di ba? Mga after effect. Aftermath, yun. Kaya advice talaga is everyday talaga mag-dental floss. Ako, everyday ako nag-dental. Every night, bago matulog, ganyan. Yun talaga yung routine. Naging routine ko na talaga siya. Hindi ko na siya kinakatamaran. Kapag hindi ako nakakapag-dental floss, hindi ako mapakali. Kasi kailangan ko talaga mag-dental floss. Parang alam mo, hindi kompleto yung gabi ko before matulog pag hindi ko nagagawa yung activity. So, every after toothbrush yung nag-dental floss, which is good. Sinabi naman yun ng doctor na maganda daw. Tapos okay naman yung condition ng teeth ko generally. Tapos yung sa wisdom tooth ko, sabi niya partially impacted daw. Tapos I asked him as well kung do I need to have a surgery for my wisdom tooth. Tapos sabi niya hindi naman daw kailangan. Sabi niya kung magpipain lang, take lang daw ako ng pain reliever. Sabi niya ganun. Kasi normally magpipain daw talaga siya, pero yung ibang cases is hindi talaga daw nagpipain. So itong sa wisdom tooth ko kasi guys, I think lumabas to siya 2 years ago. Tapos nung una nakaramdam muna ako ng pain, tapos parang alam mo yung namamaga siya, tapos namumula, tapos may baga, tapos masakit talaga siya, pero tolerable naman kasi mataas yung pain tolerance ko, which is good din. So, edi yun. Tapos nung after mga 2 to 3 days, nakita ko may umuusbong na nangipin. Sabi ko, ay, shucks, yung wisdom tooth ko na. Alam ko, hindi ako matutubuan kasi parang 23 years old. Eh, sabagay, mga ganun yung edad pala. So, yun. Tapos after nun, edi, after nung 2 to 3 days na yun, edi, okay naman. Wala namang kakaibang nangyari sa, ano ko eh, sa jaw, sa ngipin ko, wala naman. Tumubo lang talaga siya, nagdagdagan lang. So, nung nalito na ako sa UK, nakaramdam ulit ako, guys, ng pain. As in, parang namamaga ulit
siya. Tapos, ang sakit din talaga. Pero hindi naman ako nag-take ng pain reliever. Kasi ayoko nag-take ng mga pain reliever as much as possible. Kapag kaya ko pa yung pain, pag kaya ko pa talaga yung pain, guys. Pag kaya mo pang tiisin lahat ng drama. So, yun. Never talaga nag-take ng pain reliever for my wisdom. So, yun, mga 2 to 3 days lang din siya nag-pain. So, after nun, wala. Wala na. So, pero, alam mo yun, kasi ang situation kasi ng wisdom tooth ko is partially impacted siya. So, ang tendency, may ibang mga after effect pag kumakain ka is tendency is nagsistay doon sa parang gums kasi naka-inlope yung gums doon sa wisdom tooth ko. So, parang pangit yung tubo niya kasi. So, gusto ko siyang ipatanggal. Pero hindi pa naman sa ngayon. Pero depende pa rin yan sa advice ng ng dentist kung talagang kailangan ba talagang ipatanggal. Depende pa rin kasi i-check pa rin naman nila. So, yun nga, as advised by the doctor earlier, hindi naman daw kailangan. Tapos, in-x-ray din yung, ang kulit, first time ko na experience eh, ganun pala yung pag-x-ray ng ngipin. Parang may isisungal-ngal sa'yo na parang baka, tapos ibabite mo siya. Tapos, mabilis lang, saglitang seconds lang yata yun. Tapos, kabila ang sa in-x-ray, tapos chinect, tapos bago nilinis. So, okay ako sa service nila. Tapos, nagulat lang ako, iba pala yung charge ng check. Kala ko, diretso na dun, linis na agad, wala nang check-up. O nga pala, mag-check ba pala yun, kasi i-check yung bawat, yung per ano ngipin status na. So, sabi niya sa akin, magkita daw, pa-check daw ako ulit after 6 months, which is, that is the recommended talaga, guys. Magpa-check talaga every 6 months, magpa-linis, ganyan sa magpa-check. So, mga kabibi, share ko lang pala, no? Yung bata kasi ako, mahilig akong kumain ng mga hindi masustansyang pagkain, pati mga matatamis, like candies, chocolates, ganyan, tas junk foods, which is not helpful talaga. Hindi lang sa katawan, pati sa status ng ngipin, tsaka gums. So, grabe yung ngipin ko, no? Maliit pa lang ako, mga kabibi. Kung makakahanap ko ng picture, lalagay ko to dito, papakita ko, pero parang wala. As in, apangit talaga ng ngipin ko, tas naalala ko pa ng before, na parang inano ako nila mama sa dentista, tas grabe, takot ako nun, kasi ang gagawin, sira na yung dalawang ngipin ko dito sa harapan ng malalaki. Sira na siya, parang may nangingitim or something. Basta sira na siya, kailangan bunutin. Isipin mo yung bunutin. Diyos ko, sakit-sakit kaya magbunot. Yung ano nga eh, yung manual lang na bunot, diba? Ayun, naranasan mo yung manual na bunot. Eh yun, bubunutin ng disista, gaganunin. As in talaga. So, kasi ang mangyayari kapag hindi binunot yun, makaka-experience lang ako ng constant pain. Tapos, o diba, constant pain, ayaw natin yun, diba? Siyempre, tanggalin dapat yung kukos ng pain. So, tapos, maapektuhan yung ibang ngipin. So, yun. So, nung nabunot na yun, so, siyempre, tutubo naman ulit yan, guys. Diba? Tutubo naman. Kasi, siyempre, bata pa ako nun. Tapos, nagtaka yung ano ko, nung habang lumalaki na ako, naging dalaga na, ganun. Aral, tapos, nakapagtapos ng pag-aaral, nagtrabaho. Nagtataka yung mga sister ko kasi daw yung ngipin ko gumanda daw, hindi naman daw ganito yung ngipin ko. In fairness, guys, ha, kasi I mean, nagtaka nga sila kasi ang pangit-pangit nga daw yung ngipin ko nung maliit pa lang ako, tapos buti umayos, buti maganda siya. In fairness, ha, I can attest to that kasi pag magpapacheck ako sa dentista talaga, sinasabi talaga yung general status ng ngipin ko is okay talaga siya, wala naman talagang problem. Ang main issue ko lang ngayon, issue talaga, ang main concern, hindi ma-concern, parang kaartihan lang naman kasi yung bite ng dalawang dito ko, dalawang malalaking ano na to. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Dito sa harapan natin dalawang ngipin. Is ano siya? Parang paangat na siya. Kailangan niya siguro, hindi ko alam kung anong tawag ba dun sa procedure na yun. Parang may gagawin na parang mas lumubog siya para magpantay sa ibang ngipin ko, sa the rest of my teeth. So, yun lang. Parang yun gusto kong ipagawa. Yung parang anuhin siya. Ah, basta, nakalimutan ko yung term. Kung alam niyo guys, comment niyo na lang. Na parang baba natin. Tas, ay, parang iano. Parang papantayin dun sa ano ng ibang ngipin. Kasi pag umiti ako, halata talaga na parang wala siya sa position. Ewan ko lang, ha? Kasi yung ngipin ng ibang tao is ano naman eh. I mean, pantay-pantay eh. Pag bumingiti, parang alam mo yun, wala ka makikita nga nito. Parang perfect din. Pero walang perfect, guys. So, yun lang. Tapos bukod dun yun sa wisdom tooth. Pero anything else, okay naman. Wala naman akong concern. Mabait yung ngipin ko. I mean, okay ako sa ngipin ko, guys. So, sana nag-enjoy kayo, guys. Thank you sa nanonood. And sana abangan nyo pa yung mga upcoming vlogs ko. Bye! Fuck her in the best, yeah.